Hello guys! Good afternoon! Ngayon, gagawa naman tayo ng bibingkang malagkit para sa ating merienda. Ito ay yung malagkit. Napakuluan na siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, luto na po yan. Okay? Okay, una po nating ilalagay ay ang coconut cream. Okay. Lagay po natin yung ating coconut cream. Okay, pagkatapos po ay yan, nakita nyo, ilalagay naman natin yung ating asukal. Yan, 1/2 cup po. Okay, so yan. And then, pagkatapos po nyan, ihahalo lang po natin siya. Yan. Okay. Hanggang sa matunaw po yung asukal. Okay, kapag nakikita nyo po na kumukulo na, yan, nakita nyo, kumukulo na, yan, saka po natin ilalagay yung ating malagkit. Okay, yan. So po, pwede pong patayin yung sandali para hindi masunog. Yan, nakita nyo po. Ito yung malagkit natin. Lalagay lang po natin dito. Okay. Oops. Meron po pala akong kasama ngayon. Magsalita ka nga kung sino ba ang kasama ko ngayon. Hello! Ah, lagi kong kabanding sa pagluluto ang ating Kuya Nate. Nakita niyo po, lagay po natin lahat. Ayan, oh. Ang linis, oh. Oh. Walang tira. Tumba lahat. Okay. Ayan. Pagkatapos po, ayan, ihalo po natin ito na mabuti para masiguro po na lahat ay malagyan ng gata at lahat po ay mahalo ng mabuti. Okay. Okay. Ayan. Siguraduhin po natin na ito ay malagkit na malagkit. Kumbaga, wala nang matitirang gata na sabaw niyan. So, kailangan po malagkit na malagkit siya. Okay? Para po masarap ang ating malagkit na bibingka. Okay. Ngayon po ay isali na natin siya sa lalagyanan. Pwede pong gumamit kayo ng parchment paper. Ito po yung ganito po. Ayan. Pwede din po kayong gumamit ng dahon ng saging. Kaya lang dito kasi hindi siya laging available sa lugar namin. Nandito po kami ngayon sa Abu Dhabi, UAE. At kung meron man, napakamahal po ng dahon ng saging. Pero sa ating, dyan sa Pilipinas, o lalo na sa ating mga probinsya, anytime pwede kang kumuha dun lang sa ating mga bakuran, di ba? At mas maganda po yun actually, kasi mas mabang po ang dahon ng saging. Lalo na kapag magbe-bake na po tayo. Kasi kumakapit din yung lasa, yung amoy. So, mas masarap. Okay? So, ikunin po natin yung mga sobra dito sa ating panghalo. Kasi sayang din siya, di ba, Nate? Yes. Okay. So, kung makikita nyo, kung meron pa dito, so pwede nyo pang kunin. Ganyan po tayo katipid. Kasi mahal din po ang glutinous rice dito. Okay? So, ngayon, ipa-flat lang po natin. Yan, makikita nyo. Flat. Yan, o, diba? Ang ganda. It's like mashed potatoes. It's but like, instead of potatoes, potatoes is rice. It's rice. Okay, so ganyan lang po ang ating gagawin. And then, palalamigin lang po natin ito sandali. Tapos ang susunod po natin gagawin yung toppings niya. Okay.
Ngayon, gagawa naman tayo ng toppings ng ating malagkit, bibingkang malagkit. Okay, yan. Rose ulit tayo ng gata. Okay, coconut milk. Yan. Yan. Tapos, ihalo po natin ang ating sugar. Brown sugar. Brown sugar. Kapulang asukal. Ano din ang ginamit ko parang ano, one half cup. Okay? Yan, ito po yung cup natin. And then, tutunawin lang po natin hanggang sa matunaw siya mag-melt. Saka po natin ilalagay sa ating malagkit na bibingka. Okay? Nakikita niyo po, malapot na po ang ating arnibal. Wow! Diba? Palalaputin po natin ito ng mabuti para mas maging masarap. It looks like champorado. Pagkatapos po nito na lumapot, saka po natin ilalagay sa ating malagkit. Okay. Malagkit natin. Nagi po natin. So, meron pa po tayo dito. Ayan. Okay. Ayan. Sasali na po natin ang ating toppings. It's like frosting. Okay. Okay, ipa-flatten lang po natin. Yan, o, diba? Oh, yan, sarap. Okay. So, yan, ipa-flat lang po natin para po maging pantay yung toppings natin. Okay? Ganon din po dito sa isa. Yan. So, bubuksan na natin ang ating oven. Ating mini oven at ilalagay na po natin ang ating bibingka. Bibake po natin siya dyan. And then, lagay naman po natin sa ating second layer ang isa po. Okay, iset na po natin. Buksan po natin. And then, menu, dun po tayo sa bake. Or, I mean, yung ating cake. Yan. Yan po ang ating malagkit na bibingka. Kung nakikita nyo, kumukulo-kulo siya dun sa loob. Ibig sabihin yan, yung ating nilagay na asukal at gata na pinaghalo ay nagme-melt na talaga. At dumidikit na dyan mismo sa ating malagkit. Ayan po guys, ilalabas na po natin siya. Kita nyo yan. Ang ganda-ganda ng kulay, oh. So, ibig sabihin, talagang naluto natin siya ng maayos. Ay, sana po masas at panlasa ng ating mga hurado. Okay, ito na po yung finished product natin. So, ang daddy namin, talagang gustong-gusto na kumain. So, hiwaan lang po natin siya ng konti. So, paano ba nak? Ganyan, no? Yeah. It's like a pizza. Yeah, it's like a pizza. But it's like a dessert pizza. Ooh. Gawin natin parang pizza. Sabi ni Nate. Like pie. Yeah. Wow. It's like pie. Mm-hmm. Diba? Ooh. Kita mo yan? Kukunan na. Wow. Kita mo, Nate? Yes. Wow! Look at that, Nate! Daddy, how's your food? Incredible! Masarap nga, Nate. Ha? Ah, masarap ba? Mm, ayan, o. Oh. Oh, yan ang kinakain niya, guys. Mm. Oh. Kung siya, matamis to, tapos parang... Ano, Daddy? Matamis siya itong kulay brown. Okay. Tapos parang manamis-namis din yung... At malambot. Ay, may kumakain din. Ayan, laging gutom. Ang aming bait na. Yum, ba? Ano lasa, nak? It's hot. Ha? It's hot? Ha? Lasa? It's so good. Ha? How good? Palalo, pwedeng-pwede. Oh, pwedeng-pwede na daw. Okay. Ano, kain sila. Merienda po tayo. Pag hindi masarap, patukan nyo ako. Okay. All mine. Oh, ano daw? All mine daw kay Nate-Nate yan. Okay.
Sige po, merienda na po tayo.